Magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome back sa channel natin. Guys, samahan nyo ako ngayong araw. Magle-layout tayo ng electrical dito sa ginagawa ko. Papakita ko sa inyo kung paano ko nilayout yung PVC niya. Paano natin nilagay yung kanyang mga wiring. Bale, ayan. Ito kasi may magkaka-division pa to. Pakita ko sa inyo. Hanggang sa matapos to, papakita ko yung pinaka-finish niya. Yan guys, nandito tayo sa loob ng kanyang kisame or ceiling. Bale, sa ganito kasi, ilay-layout muna natin yung PVC bago tayo mag-wiring para hindi tayo mahirapan at mabilis na tayo sa paglilinya niya. Uunahin natin kabit, dito sa side nito yung mga ano niya, junction box, tapos tsaka natin ilay-layout yung kanyang PVC. Bale, mangyayari kasi, aalamin natin kung saan tatapat yung ilaw niya, dun tayo maglalagay ng junction box para dun tayo mag-splice. Yan, ganyan guys, bale. Yung mga junction box, yung mga pinaglagay akong junction box na yan, bale, dun tatapat yung mga ilaw niya. Tsaka itong side na to, dito may switch to, bababa siya doon sa division. Tapos, ayan. Nilagay ko yung kanya mga PVC. Then, after nyan, pwede natin siya batakan. Pag natapos natin yung paglalagay ng PVC. Ayan. Bale, yan nga palang, ano, PVC yan. Nilagay ko na rin siya ng, ano, ng adapter para hindi siya bumitaw sa kanyang junction box. And bali ganyan yung layout ng kanyang PVC. Ito yung PVC niya diretso do sa three-way niya kasi 'di ba nga nakita niyo do sa baba meron siyang hagdan. Tapos ayan, meron siyang PVC pataas. Yan naman maglalagay tayo ng ilaw dito sa loob ng ceiling para kapag halimbawa magre-repair tayo, may ilaw na tayo dito sa loob ng kisame. Yung switch nga pa nito dito ko tipo-pwesto. Ayan, malapit dito, nasa loob dito ng ceiling, ayan. Malapit sa manhole kasi para pag-akyat nyo ng manhole, ayan. Pag-akyat nyo nitong manhole, mabubuhay nyo siya. Kasi pagka doon naman nasa labas siya, may tendency may iwanan yung buhay yung ilaw sa loob ng kisame. Tapos, hindi nyo napapansin. Kaya dapat dito na lang din sa labas, before tayo pumasok ng kisame, pwede natin siyang mabuhay. Tapos paglabas natin, mapapatay na rin natin siya. Yan, bali ito yung ating wire doon sa ating switch, yung magiging live niya at saka yung return na galing sa isang ilaw. Pakita ko sa inyo kung paano natin siya ilalagay dito sa ating switch. Bali yung isang wire, yung ating live, ayan. Magiging mo doon sa tabi kasi wala akong maghahawak ng camera. Ayan, bali ganyan lang. Yan yung kanyang live. Tapos, yung return, doon naman sa kabilang side. Ayan. Diyan lang yan sa kabilang side na yan. Bali, dalawa lang yan kasi ito yung switch para dito sa loob ng ating ceiling. Then, fi-fix ko na siya. Yan, bali, ganyan lang siya guys. Wala namang problema kung magkabaligtad yung pagkakasuot natin ng wire sa switch. Ngayon naman, lalagyan natin siya ng wire mula dito. Yung ating, dyan tayo kukuha ng supply kasi yung ating magiging supply. Yung ating line 1 tsaka line 2 tapos yung return para doon sa ilaw na yun na nasa ating loob ng kisame. Papakita ko sa inyo para maiwasan natin yung madaming pag-i-splice, yung paraan niya tsaka yung paano siya ipapasok yung ating mga ano wire. Tignan natin tong sa source, yung kanyang line 1 tapos yung kanyang line 2, ayan. Tapos yung black, yun yung ating return. Ayan, tapos nakita nyo, nilagyan ko siya ng marking kasi magkakulay yung ating wire. Ito lang return ng naiba kasi black. Ayan. Papasok ko siya dito guys. Para diretso na siya do sa ating supply. Tapos yung return do sa switch. Yung atin nga palang return, hindi na ako magpuputol. Diretso na sa ilaw. Para maiwasan natin na mag-splice. Yung kasi yung pag-i-splice. Kaya medyo iniiwasan ko na pag nagle-layout ako ng ganito. Pinoproblema ko. Minsan doon naglulose yun pag na, hindi maganda yung pagkaka-splice. Kaya, so nga dad, diretso na yung ating wire. Ayan, antayin na lang natin siya na lumabas doon para abang ni, okay na yung ating wire dito. Yung iba naman yung ating lalagyan ng linya. Ayan, nakita nyo guys, basta maganda yung pagkakabend ng PVC, wala kayong magiging problema na ipasok siya. Hindi nyo na kailangan pang gumamit ng wire puller tsaka or ng GI wire. Ayan, tapos ito yung return natin. Mapapansin nyo, diba, sabi ko nga, mag-iiwas na tayo mag-splice gahit sa mga return. Hindi ko na siya puputulin. Susukatin ko na siya mula dito hanggang dun sa ilaw niya. Kasi ito namang return, wala siyang mga kasama. From ilaw lang siya hanggang switch. Wala tayong i-splice na iba dyan. Kaya
hindi naman tayo malilito pagka tuwid lang siya or diretso, baga hindi natin siya binawasan or pinutol. Ayan, bali ganyan guys. Tapos, susukatan na rin natin mula dito sa box na to, papunta dito sa kabilang box, dyan sa ilaw na yan. May ilaw dito, kaya mangyari, tuwid na rin para maiwasan na rin natin yung pag-i-splice niya. Tapos papunta din dun sa ilaw din dun sa terrace. Ayan. Yun nga palang box na yun, hindi na ako naglagay ng box dun kasi dapat may switch yun. Makikita nyo yung PVC na, ayan, yung PVC dito sa side na to. Dapat may switch dun, kaso nabago, ipipisa na lang daw yung isang switch, magiging tugang na lang dun sa may pinto. Kaya nabago yun, kaya nagkaroon lang dyan junction box, pero dapat wala na siyang junction box. Yun, dapat may switch dun na pababa, kaso wag na daw, kaya diretso na lang siya doon sa ano. At least pagka nagkaroon ulit ng or nagbago yung isip na may-ari, magkaroon siya option na may switch doon, may abang na tayo. Ayan, bali yung papasok na wire dito ay apat, isang live or yung line 2. Ayan, tapos lahat yung tatlong yung return na. Ayan, ito yung line 2 yung i-connect natin. Yung tatlo ay return na, yung return ng ilaw dito sa kisame, sa sala, tsaka sa terrace. Yan, bali ito yung sinasabi ko sa inyong tatlong wire na return. Doon sa, nilagyan ko lang tanda para alam ko yung switch papunta doon sa ating loob na ceiling. Tapos itong line 2, hindi ko na nilagyan kasi iba naman yung kulay niya. Tapos yung sa ceiling, sa sala, or sa, tsaka sa terrace, yung tatlong yan. Para hindi tayo magkabali-baligtad na switch. Kasi di ba yung switch natin para dun sa ating ano, ceiling, nakabukod siya compare dito sa switch na nandun sa terrace tsaka dito sa kanyang pinaka family room. Ayan. Bali, inirigyan ko na lang siya ng tape tapos ipapasok na natin siya guys. Yun, napakalaking bagay nun na nilalagyan natin electrical tape or pinagsasama-sama natin yung ating wire para hindi tayo mahirapan magpasok or magsuot ng wire sa ating PVC. Ayan. Antayin lang natin na lumabas doon. Ayan, bali. Okay na. Ang mangyayari niyan, yung ating kulay dilaw o yung ating magiging live or line 2 na magbibigay ng supply sa ating mga receptacle, siya lang yung may iwan hanggang dito. Tapos, itong mga return, ibabatak na natin papunta dito sa ilaw dito sa loob ng kisame. Tapos, yung ilaw, isang return, papunta dito sa ilaw dito sa family room. Tapos, yung isa naman, diretso doon sa ilaw, papunta doon sa ating terrace. Yun lang yung ano, ibabatak natin diretso, pero maglalagay din tayo ng kasama niyang wire na itatap natin dito sa ating line 2. Ayan, bale, pakita ko sa inyo. Ito nga pala, di ba nga, sabi ko, para maiwasan natin yung magputol pa or mag-splice, ayan. Sinukat ko na siya para yung ating return wala nang putol. Mula sa switch, dire-diretso na siya hanggang sa ating ilaw tsaka mga receptacle. And guys, bali ito munang ilaw natin dito sa family room. Ang gagawin natin, magsasama lang tayo ng isa pang wire dito. Ayan. Yung return natin, tapos magdadagdag tayo ng isa pang wire. Yung isang wire, siya yung i-splice natin doon sa ating live or doon sa line 2 natin na siya magsusupply doon sa ating mga ilaw. Ayan. Kasi yung ating return, galing siya sa switch. Yun yung ating line 1 na diretso sa switch, na pagka-inaw natin yung ating switch, magkakaroon siya ng current or tatakbo na yung ating current papunta dito sa return na siya para yung current i-diretso sa ating ilaw. Yan, bali ganyan guys, oh, sabi ko sa inyo, yung ating return, para iwas tayo splice, hindi ko na siya pinutol. Halos lahat, ganun yung gagawin natin. Ayan, makikita nyo guys, yung tatlong return natin, wala siyang putol mula sa switch yan, dire-diretso. Pagka ganito kasing kaalwan naman yung ating pag-layoutan or paglilinyahan, hindi siya hassle na mag-diretso pa yung ating wire. Kumbaga, kahit mahaba, kasi maganda naman yung ating kikilusan, kaya hindi ko na pinutol yung ating return para hindi na maiwasan na rin na mag-loose pag tayo nag-splice. Kaya ang gagawin natin, set aside na natin or itatabi natin itong mga return na to, then lahat ng wire na nakalabas, kukuhanin natin yan, pagsasama-samahin natin, or yan na yung i-splice natin. Kasi yan yung ating
line 2. Ay, ang line 2 natin, lahat yan tatakbo sa ating receptacle or ilaw. Ang return lang yung magiging kanya-kanya, yung bawat ilaw, siya yung may separate na return na galing sa switch. Kasi pagka magka-splice din yung return, pag binuhay mo isang switch, lahat ng ilaw madadamay na or mabubuhay na lahat. Kaya kanya-kanya ng return yun, guys. Ang magiging sama-sama lang itong live or yung line 2 natin. Ayan, bali ganyan lang, guys. I-splice lang natin to. Ayan. Ngayon, sa pag-i-splice, make sure natin na mahigpit siya kasi pagka maluwag nga yung ating pag-i-splice ng mga gantong wire, may tendency siya mag-loose, mag-i-spark siya. Ayan, after nyan, cut natin yung dulo para pantay siya kasi tapos i-bend natin. Kasi kaya ako kinakat yan at bine-bend para maiwasan nating tumusok siya sa dulo ng electrical tape at mabutas yung ating electrical tape, which is mean na kapag nangyari yun, eh delikado siya kasi pwede makaground lalo na kapag may magre-repair. Yan. Tapos make sure nyo na kapag nagbalot yun ng electrical tape, makapal siya. Kung anong, as long as kung ano nga kapal ng ating insulation ng wire, siya rin dapat kapal ng ating balot ng electrical tape. Yan, tatakpan natin siya. Okay, guys, ito namang sa switch ang ating lalagyan, tsaka itong papunta dito sa ating isang ilaw, dun yan sa hagdan or sa hallway. Kaya may junction box pa dito kasi yung ilaw dito, three-way siya. Yung kabak niya, papunta dun sa baba ng ating hagdan. Nilagyan ko lang siya ng wire kasi masyadong mahaba na tapos napakarami ng bend ng ating PVC. Baka mahirapan na tayo magpasok. Pero ito, dito na ito siya nakabutas. Ang nangyari dyan, yan, dyan lang siya sa hagdan na yan. Kaya three-way to kasi, guys, isa doon sa baba, tapos isa dito sa taas. Yan ang mangyari ng ating ilaw. Yan, kalimitin yung three-way, dyan lang yung ginagamit sa hagdan. Yan, bali na ito yung ating linya ng three-way. Itong isa, yan yung live or yung galing na sa ating source. Tapos itong dalawa, yan yung traveler. Pinagsama ko siya kasi para maiwasan natin na or malito tayo kung ano yung traveler niya tsaka yung ating live. Itong live or yung isang wire, yung green, yan yung kukonect sa diretso sa ating receptacle. Tapos yung dalawang linya na traveler, dire-diretso siya or i-splice natin dire-diretso papunta doon sa ating kabilang three-way switch. Yung traveler na yan, iba pa sa return yan. Bale yan yung magsisilbing traveler nung current from switch to switch. Pagka in-on natin doon sa kabila, pwede nating i-off doon sa kabilang switch. Iba pa siya doon sa return. Yan, tapos ito namang green, yan yung live natin, diretso na sa ating receptacle. Hindi ko na rin siya pinutol kasi wala naman tayong i-splice or ibang wire na isasama dito. Kaya diretso na siya doon sa ating receptacle. Pero siya yung live, guys. Tapos ito, lalagyan natin ng tatlong wire din, yung return natin tsaka yung dalawang traveler. Yung return siya manggagaling dito sa ating ilaw. Yan, bali, yun yung ating linya galing sa kabilang three-way switch. Itong isa, yan, diretso na siya sa ating ilaw kasi siya yung ating magsisilbing return papunta doon sa kabilang switch. Kasi doon sa kabilang switch na ating three-way, yung live natin or yung line 1 yung tatakbo doon. Kaya itong isa, yung return natin, ang takbo naman yan galing doon sa isang three-way switch papunta na dito sa ating receptacle. Then, ang gagawin na rin natin, itong dalawang traveler na lang ang ating i-splice. Dito naman sa dalawang traveler na yan, okay lang siya na magkabaligtad pag nag-splice tayo dito. Kasi yung 1 and 3, walang problema yon sa ating 3-way switch kung magkabaligtad siya. Kahit yung number 1 signs doon, eh mapakabit doon sa number 3. Tapos yung isang 1, mapakabit naman doon sa ating number 3. Kasi doon sa switch naman, ang gagawin natin, yung 0, yun doon natin ikakabit either yung return or yung ating line 1. Kasi mangyayari niyan, pwede doon sa kabilang side tumakbo yung line 1 tapos diretso sa 0. Tapos doon sa kabilang 3-way switch, doon naman kakabit yung isang return. Yung return natin, tatakbo din or kakabit din natin doon sa 0 nung ating 3-way switch.
Yan, dito naman tayo sa switch natin dito sa taas. Bali ang tatakbo ditong wire, lima. Dalawang return ng ating ano sa ilaw sa family room tsaka sa terrace, tapos dalawang traveler at isang live. Kaya lima yung wire na tatakbo sa kanya. Yan, kung makikita nyo, yung ating live, ayan, yung kulay green, yung magbibigay ng power, tapos yung ilaw natin sa family room, tapos do sa terrace, tapos itong dalawang to, ayan, nirigyaw siya yung tape, yan yung traveler natin, kasi baka mapahalo siya do sa ating return, kasi magkakulay siya, ganyan yung ginagawa ko. Wala mong problema na magkabaligtad niya yung ating traveler, basta wag lang siyang mapapahiwalay or mapapasama do sa ating return, kasi iba yung return tsaka yung ating traveler. Ayan, yan guys, splice naman tayo. Pakita ko sa inyo yung pag-splice. Kasi ito nga isang return na to, hindi natin siya kinat, yung galing dito sa switch ng ceiling. Splice muna natin sa box na to yung ating traveler. Kasi pagka ganito na nag-splice ako sa mga box, inuuna ko either yung traveler or yung ating return. Kasi ipapahuli natin yung iba, yung line 1 tsaka line 2, kasi nga itong traveler tsaka yung return, wala naman niya ibang kasama, basta from switch to ilaw lang, tapos ito naman traveler from switch to switch lang. Kaya wag na yan ang unahin natin para hindi tayo malilito kapag nag-i-splice tayo sa mga gantong junction box. Kasi ito, dalawa lang ng dalawa. Pagkatapos natin siyang i-splice, lalagyan na lang natin siyang electrical tape, tapos okay na. Ayan, sa case na to, inuuna ko lang yung ating traveler. Ayan. Pagkatapos ito, titipan ko na siya. Ang isusunod ko dito, yung dalawang return natin do sa ating family room tsaka do sa terrace natin. Ayan. Bali, ganyan lang yung gagawin natin para hindi tayo marito pag nag-i-splice tayo. Ayan, after natin siya lagyan ng electrical tape, susunod naman natin ilagay or i-splice yung ating dalawang return. Yung return na galing dito sa ating switch, papunta dito sa isa nating ilaw. Ayan. Magkahiwalay pa rin niya, kanya-kanyang return. Kasi kumbaga, bawat ilaw, may sari-sariling return siya. Ayan, kaya mangyari niyan, i-splice natin itong dalawang to. Isang galing sa ilaw, isang galing sa switch din. Lagyan natin siya ng electrical tape after nating i-splice. Tapos, doon naman tayo sa another return. Yan, ito namang dalawang live yung ating i-splice, yung line 1 tsaka line 2. Itong line 1, dito lang siya sa switch na to. Siya lang yung magbibigay ng power dito sa ating sa switch. I-splice na natin siya kasi wala na siyang ibang kasama, gawa ng lahat naman papunta sa receptacle. Panay line 2 na yun, kaya pag after natin to i-splice, ititipan natin kasi nga wala na siyang kasama. Yung matitira dyan na wire, lahat yan, line 2 na, yun na yung pagsasama-samahin natin. Kasi, di ba, doon sa isang 3-way switch, ang tatakbo sa kanya, yung return na galing doon sa isang ilaw. Kaya dito na siya mag-jumper at kukuha ng line 1, yung ating isang 3-way switch. Then, after natin itong splice, ito namang ating line 2. Yan, tatlong yan, lahat yan line 2 na. Yung source natin, ito yung ating source ng line 2. Yan. Then, itong isang line 2 na magsusupply doon sa tatlong ilaw natin, doon sa ceiling, sa terrace, tsaka dito sa family room. Then itong isang line 2 to, yan yung power supply doon sa ilaw natin na 3-way. Yan, pagsasama-samahin lang natin yung tatlong yan, kasi yan nga yung ating line 2. O yung magsisilbing live sa mga bukilya natin. Yan, after nito guys, lagyan natin ng tape, make sure lang natin na mahigpit yung ating electrical tape. Ayan, lalagyan ko lang siya ng cover, then tatry natin kung okay yung ating linya para makita natin kung nagana ba siya. Ayan guys, nakita nyo, okay na siya, na-layout natin. Lagyan na rin natin ng mga type in junction box. Pwede natin ilagay yung mga ilaw sa baba. Ito nga palang nakabukod na to, yan yung aircon doon sa ilalim. Nakabukod siya linya kasi hindi naman natin siya pwedeng sama sa linya ng ating mga ilaw. Kaya kung makikita nyo, ayan, meron din siyang ilaw sa loob ng ceiling para kapag ka magre-repair tayo. Ayan. Tapos, pag-akit natin ng manhole, i-on na natin, mabilis natin i-access yung kanyang switch. Ayan guys, nakita na yung ating ilalim. Meron na siyang abang ng wire. Kakabit na natin yung ilaw. Tapos yun yung sinasabi ko sa inyo yung aircon na nakabukod yung linya niya.
Then ito yung ating ano, ang wire na binata, yung sa return. Kasi yung itong live na to, dun to sa kabila, dyan na lang tayo magja-jumper ng live para dito sa ating three-way switch. Yan, ito nga yung dalawa nating wire na traveler para sa three-way switch dun sa kabilang side dyan. And sa susunod na part ng video, papakita ko yung kung paano siya kinabit, yung mga ilaw nito, tsaka yung mga three-way switch, tsaka yung back-to-back switch nito. Medyo kasi hahaba na yung ating video. Yan, tapusin ko na muna dito guys, at maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta, at abangan niyo yung next part nito. Ayan, at siya nga pala, ingat nga po pala tayo guys, at kasi may bagyo ngayon, at maraming salamat po ulit, and God bless po ulit sa inyong lahat.